Morning guys. Wala tayong dahon. guys, ang gagawin natin ngayon ay mag spray, mag disinfect sa area, no? Sa ating land preparation. So ito yung mixing natin. Lego-hikot ano nyo. No, so spray tayo ng herbicides plus chlorine plus asin. No, so herbicides para sa weeds, chlorine para sa fungus at bacteria prevention, asin yung soil conditioner natin. No, so paano mag-mix? No, so meron tayong inihandang lifeline. No, gagamitin nating herbicides guys ay yung contact herbicides, no? So kasi pag contact herbicides ang gagamitin natin, maski kinabukasan after mag-spray sa beds, yan, di na makita yung beds guys, marami ng damo, no? May mga ipot yan ng manok, so pwede na pagtamnan provided contact mga herbicides yung gagamitin mo, no? So gamit natin ngayon ay lifeline, no? So plus meron tayong hindi to kill pack guys, ang laman. Lalagyan lang to. Ito ay 1/4 kilogram na chlorine. No? Since ang budget natin dito na area, 4 na drums. No? Kaya naghanda tayo ng 4 na litro o 4 na 1/4 kilo na chlorine na tinunaw na nakalagay sa kill pack. Meron din nakalagay sa Omega Green. Again, hindi Omega Green ang laman nito, kundi chlorine. No, so tapos meron tayong inihandang asin. Saan yung asin? No, so timpla natin per drum. Meron tayong inihandang 2 kilos. 2 kilos lang, guys. Kasi yung asin ano na yan eh. So yung soil conditioner natin. Dilan natin, ano guys, pasubraan, baka maging maalat yung tanim natin. Ayun, shout out kay Hapon. Ayan si Chris Nino, relax na relax. Saan yung abs mo niyo? Ayan, shout out kay Indiano, kay Magic Inting. Si Inchik ay andon, nagpagas ng tubig. No, so ito yung mixing natin. Maski anong mauna guys, itong asin, pakiyaburo. 2 kilo na asin. Asin daw, ilagay ko na. Asin to guys. Ayan na. Makidney mapunta ninyo, tinilaw. Tapos, ito, again, 1/4 kilo na chlorine. Tinunaw na natin to. Pakiyabo. Hindi Omega Green ang laman yan, guys. Amuin mo. Tikman mo kung chlorine ba. Ayan, guys. Oh. Yung open. Ayan. Chlorine yan. 1/4 kilo. Tapos hugasan mo nung lalagyan. Next, meron din tayong inihandang 4 na lifeline, no? Contact herbicides. Again, budget natin dito 4 na drums ang ating maubos. Kaya naghanda tayo ng 4 na litro. No, so yan yung ibos natin lahat. So ang timpla sa lifeline ay 1 liter per 200 liter drum. No, kung mag 16 liter ka guys, dito sa lifeline ano rin 80 ml. Tikman mo kung herbicides ba. Ilawi.
Patikman natin ni Magic Inting, guys. Laya sa buhok. Tapos ugasan mo. No, so, yan yung mixing. Again, doon sa 16 liters. Pwede nyo yun makompute. No? Sa chlorine, 20 grams per 16 liters. Sa asin, ilan kaya? Kompita ka na doon. 1 is to 200 liter is to 200 grams, 2,000 grams. Makompute yun, guys. Na, tapos sa chlorine, yun, 20 grams. Sa asin, ano ba yun? 2,000 2 kilo. Sige, kompute mo. So, 1 liter, so 200 liter man siya. So, 16 liter is to pila? Pilang 16 liter? Compute nyo lang, guys. Pwede yan, ratio and proportion, no? So, 200 liter drum is to 2,000 grams, no? Equals 16 liter is to in grams. So, pwede nyo yan makompute. Ratio and proportion lang yan, no? So, tapos yung lifeline doon sa 16 liter tank, 80 ml, no? No, so tapos, guys, ang gagawin natin, mix natin ng maigi, tapos mag-extra isang balde doon, ha, and punuin eh. Tapos ang gagawin natin ngayon, hindi lang muna tayo doon sa beds lang, no? So ang i-disinfect natin is the entire area mismo. So kaya ang inahanda natin ay 4 na drums. No? So again, target natin dito, makatanim. Middle of June. June 1 na tayo ngayon. Ngayon ay June 1. No? So ang gagawin natin, spray sa lahat ng area. Kasi yun nga, naglagay tayo ng mga ipot ng manok. No? So, ito yung first application ng mixing natin. Again, ang chlorine ay ginagamit natin. Disinfectants, no? Para sa mga virus, para sa mga bacteria, para sa mga fungus. Saka yung asin ay parang ginagamit natin parang soil conditioner, no? So ito yung itsura, ang gagawin natin, ito yung first application. Mag-spray tayo entire area, disinfect natin, no? Pagkatapos ipapakita ko rin yung application natin, yung time na magtabo na tayo ng mulch, no? So mag-spray din tayo ulit ng soil conditioner at saka yung chlorine or yung asin at chlorine sa beds na lang mismo. So this time ang gagawin natin, mix all, spray all tayo sa lahat ng area, no? So isa yan sa mga pamamaraan natin to prevent sa mga kalaban natin, no? Of course, pati insects, guys, dito, pag wala nang mga damo, wala nang mga insects expected, wala na silang makakain, no? So kaya inihalo natin herbicides, contact herbicides, may chlorine at saka asin. Ito yung pamamaraan natin sa land preparation. Again, uulitin ko, dito tayo sa 3rd Ampalaya GDF, no? So dito natin ipapakita lahat ng mga natutunan natin doon sa first tanim, second tanim, first tanim na binagyo, second tanim yung matanda, tapos yung third tanim doon sa area na binagyo. Then dito papakita natin lahat o anong meron sa ating mga ginagawa, no? Dito rin natin ipapakita yung lahat ng mga natutunan ko based on my little experience, no? Hoping sana maging okay. Again, marami tayong inilagay ng ipot ng manok dito sa gilid ng beds, no? So for now, mag-spray tayo ng herbicides sa lahat, no? So before natin gamitin, guys, ay papakita natin ngayon is yung mixing lang, no? So before natin gamitin, dapat nakamix. Ang lakas. Inay na makina. Suki na.
tayo gapo. Sok pa tayo na. No, so yan, nakamix na. So, pupunoy na natin tong drum. Tapos, pwede na natin i-spray. Again, yan yung mixing. Papakita natin later paano mag-spray again. Siguro di na kailangan ipakita, guys, yung pag-spray. Kasi ano, ang gagawin natin, entire area naman ang spray natin. So, iba yung pag-spray sa doon sa beds mismo. No? So, ipapakita natin next yung pag-spray dito sa beds. Again, for now, ang ipapakita natin pag yung mixing, no? Tapos ang pag-spray natin is ano lang, entire area talaga, no? Normal spraying lang ngayon. Only may mga disinfectants tayo at saka asin na inilagay, no, doon sa ating timpla. No, so again, ito yung process natin pag land preparation dito sa ating third Ampalaya GDF. No, so last time naglapag tayo ng mga ipot ng manok sa gilid. May mga progress video ako. Again, pwede nyong subaybayan doon sa hashtag third Ampalaya GDF. Andun lahat ang mga ginagawa natin dito. No? Ano siguro, guys, mas maganda kung ipakita natin paano mag-spray. Ah, so pause muna. So tayo ng mask, guys. Full na ang tubig. Ayok tayo na. No, so again, ang pag-spray natin, guys, lahat ng area, normal spraying lang, parang nag-spray lang ng herbicides. Di ko pahawakan ni Indiano, guys, at saka ni Magic Inting yung cellphone, baka maputol. Selfie pa rin. Kira selfie niyo. Pwede ko na mabidyoan nyo? Si Chris Nino kaya, guys. Pulis to. Si Nino lang, gunit. Ari niya, oh. Anak lang niya. Wag masipiat, matouch yung ano niya, baka maputol. Ayan, hi. Ikaw ay. Lagyan mo yan. Later na. Punoy mo muna to. Tapos, once mo, okay lang ang mapa. Taga may ito. Panda, satawin na ito. Balik na ito. Pati alam, makina. Ha? Okay, pahit na yan. Nyayabi lang daw sa kabalde. Okay lang yan. Nagbalik. Ay, gamay daw. Benay, gamay.
Iwan ko guys, kung nakita nyo ba? Iwan ko ni Chris ninyo, ayan o, nagtalo. Ah, no, so yun yun guys, mixing, actual spraying, ganun lang. Hanggang matapos ang area. No? So ang pag-spray, again dito is lahat na area talaga. No? So entire area, parang nag-disinfect tayo sa area. Plus asin, no? No, so yun lang guys, yan yung schedule natin today. Mag-spray dito. No, so yun lang, update ko lang kayo sa anong mga gagawin pa natin dito, no? So again, hoping sana nakatulong, no? Lalo na sa mga beginners, sa mga kaibigan natin over Luzon, Visayas, and Mindanao, shout out, wala tayong dahon. Thank you sa inyong lahat. No, so mag-comment kayo. Tapos ilagay niyo yung location niyo. Para ma-recognize ko kayo. No, so yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupil the Farmer. Ang anak ni Matoy. Ang farmer nga gwapo. Suhito. Ugmay. Kahibalo. Apaan. Ay sabak. Kay manuon pa ko. Daghang salamat. And God bless.